title ng mensahe natin for today is Thank God for the Blood. Sabihin nyo nga, Thank God for the Blood. Ayan. Kasi i-remind ko ang bawat isa ng benepisyo ng dugo ni Jesus, bakit tayo kailangan magpasalamat. At ito ang nakakatuwa sa mga kapatid nating Katoliko. Bakit? Kasi linggo-linggo, inaalala nila yung blood ni Jesus sa pamamagitan ng ng communion. Di ba? Linggo-linggo, nagko-communion talaga sila. That's why may mga record na gumagaling talaga. Diba? Yung sa kanila, nagsimba lang, tapos nag-communion, gumaling mula sa TB. O kaya gumaling mula sa cancer. Kasi kapag ikaw sa sarili mo, naging totoo sa'yo yung blood ni Jesus, naniwalat na nampalataya ka pa, anuman ang estado o posisyon ng buhay mo, mangyayari sa'yo yun. Amen? Kaya naalala niyo yung kwento ko tungkol kay Benny Hinn, na merong isang pastor nag-invite sa kanya. Sabi niya, Benny Hinn, mag-speak ka sa church ko. Kasi gusto ko na gumaling ako. Pero wag mo sasabihin sa church ko na pumunta ka dun sa church ko para pagalingin ako. Pagalingin ako. E di, si Benny Hinn, pinaunlakan. Kanta si Benny Hinn, worship sila. Diba? And habang nag-worship si Benny Hinn, nakita niya yung pastor na yon hindi nag-worship. Yung mga tao, nag-worship sila. Kaya parang nagkakaroon tuloy ng knowledge si Benny Hinn na dun sa part na yon may gumaling na. Mula sa cancer. Doon, may gumaling na mula sa HEPA. Doon, may gumaling na mula sa, yung sa pagkakapilay. Doon, may nabuksan na yung tenga. Ngayon, parang napapansin niya, yung pastor mismo na nag-invite, hindi nag-worship. Parang sa isip-isip niya, kaya, itatouch niya dapat yung pastor na yon, ipagpe-pray niya. Biglang sabi ng Panginoon sa kanya, do not touch him. Sabi ng Panginoon, huwag mo siyang hahawakan. Tapos sabi ng Panginoon, kasi hindi pa ako totoo sa kanya. Di hindi niya muna hinawakan, pero nag-pray muna sa isip si Benny Hinn, na Lord, ipuin mo naman yung tao na to, yung pastor na to, para yung hinihiling niya ay mangyari sa kanya. Ngayon, yung mga tao nag-iiyakan na, nag-worship na sila. Maya-maya, yung pastor, nakataas na ng kamay. Tapos talagang parang kala mo stream of water, yung talagang luha niya, iyak siya ng iyak. Ngayon, dun na sinabi ng Panginoon kay Benny Hinn na ngayon, hipuin mo na siya, ipag-pray mo na siya. At alam niyo, pagkatapos na pinag-pray ni Benny Hinn, nagumaling sa sakit yung pastor na yon. Alam niyo kung bakit? Kasi unless na maging totoo na sa atin ang paniniwala at pananampalataya natin, dun palang mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Diba? Pero halimbawa, parang kunwari ngayon, papakinggan mo lang yan pero hindi ka naniniwala, papakinggan mo lang yan pero hindi naman totoo sa iyo, wala mangyayari. Hindi ka magbabago. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Pero kapag naniwala ka, mangyayari at mangyayari yan sa iyo. Amen? Amen? Ayan. Kaya mamaya, pag communion natin, lahat ng mga may nararamdaman na sakit-sakit, diba? Lahat ng yan, i-claim nyo mamaya yan. Na pag inom nyo nung katas ng ubas, diba? At pagkain ng tinapay, kasama na nun. Diba? Yung mga sakit at karamdaman natin. Bakit? Ano sabi ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo ay nagsigaling. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, lalakas ka at gagaling ka. Okay. At kaya nga alam nyo, sabi nga ni nung isang French philosopher na si Voltaire, tsaka ng American president na si John Adams, kinikriticize nila ang Kristiyano, ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ang Kristiyano daw ang merong bloody religion. Grabe, no? Kung brandan daw nila yung Kristiyanismo, ang tawag nila bloody religion. Bakit? Kasi nagsimula silang basahin yung Bible, nakita nila, ba't ganun magmula umpisa hanggang dulo, may dugong dumadanak? Diba? Kasi umpisa pa lang kay Adan at Eva, may dugo na dumanak. Kailan yon? Yung sa tupa. Diba? Pinatay ng Diyos yung tupa, parang nang sa gayon, matakpan ang lahat ng kahubaran at kasalanan ni Adan at Eva. Pagkatapos naman, nagkaanak si Eva at Adan, sino naman ang pumatay ng tupa? Si Abel naman. Pero mapapansin nyo doon, na sa worship ni Abel, sa sakripisyo ni Abel doon sa tupa, na-please ang Diyos. Samantalang si Cain, nag-offer ng gulay at prutas ng ani niya, hindi na-please ang Diyos. So, ibig sabihin, napi-please ang Diyos sa mga sakripisyo. Kaya nga sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sins.
Kaya ito pa, mapapansin nyo sa Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, di ba? Mapapansin nyo na para mapatawad ang mga Israelita sa mga kasalanan nila, kailangan lagi silang may sakripisyo. Di ba? Kung mahirap ka, palapate, pwede na. Bato-bato, pwede na. Pero kung may kaya ka, dapat tupa, dapat baka. Di ba? At ang pare, pumapasok dun sa tabernakulo para magsakripisyo at para i-offer ang ano, yung mga yon once a year. Diba? So, ibig sabihin, once a year, kailangan pumunta ang pari doon para malinis ang mga Israelita sa kanilang mga kasalanan. At doon, yun nga, ang ibig sabihin nun, anino lang yon nang gagawin kasi ni Jesus sa New Testament. Pero yun nga, itong si Voltaire, tsaka si John Adams, hindi nila, ano, kumbaga hindi nila pansin o hindi nila naunawaan kasi yung spiritual implication na kinakailangan may bumuhos talaga na dugo para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Tapos pag nabasa nyo pa nga dito sa Bible, sinasabi dyan, bakit hindi pwedeng kainin ng dugo? Bakit tayo, hindi na tayo kumakain ng dinuguan? Kasi life is in the blood. Kapag nga daw yung dugo, di ba, pinakuluan mo yan at kumain ka ng dinuguan, pag minicroscope mo, may gumagalaw-galaw pa rin na ano, na something dun sa dugo. Kaya that's the reason na hindi tayo kumakain ng ano ng dugo. Kasi life is in the blood. At sa Bible, kapag kumuha ka ng life, ano din ang bayad? Life din. Di ba? Kaya si Jesus, kinailangan niyang mamatay para bayaran ang kasalanan mo. Amen? At sabi nga, di ba, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, dapat mamamatay ka eh. isa pa, para ipamukha mo, sabi mo, alam mo, dapat mamamatay ka eh. Thank you, MJ. Yan. Pero ito rin, sabi mo ng powerful, pero dahil kay Jesus, buhay ka ngayon. Amen. At kayong mga nakarinig noon, sabi nyo, praise God! Praise God! Yan. Dahil kay Jesus, buhay ka ngayon. Isipin nyo maigi ha, dati, nung Old Testament, kapag ikaw ay nagkasala, kunwari late ka lang, di ba? Hindi ka naka-attend, stone to death ka. Di ba? O kaya minura mo ang nanay mo. Anong gagawin? Kukuha ng mga bato yung mga tao, sabay-sabay kinilang babatuhin hanggang mamatay ka. Yun yung tinatawag na stone to death. But thanks be unto God. Bakit? Dahil napako si Jesus Christ sa krus, para nang sa gayon, hindi ka na mamatay sa kasalanan mo, mabuhay ka na. Di ba? Kaya yung mga bata, ano tinuturo natin sa mga bata? Umpisa pa lang. Okay, mga bata, basahin nyo nga. John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, mapunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Di ba? Yun ang mga tinuturo natin sa mga bata. Bakit? Kasi dun pa lang, napapakita na at naipapahayag na na dahil sa ginawa ni Jesus, pwede kang maligtas. Amen? Kaya sa mga nakakarinig ng boses ko, kung alam mo na may kasalanan ka ngayong araw na to, kung alam mo na meron kang ginawang kalokohan, kung alam mo na meron kang atraso sa Diyos, ang good news ko sa'yo, alam mo, namatay si Jesus para sa'yo, para hindi ka na mamatay sa impyerno, para hindi ka na maparusahan. Di ba? Kaya ngayon pa nga lang intro pa lang, sinasabi ko na sa inyo na merong magandang balita kay Kristo Jesus. Amen? 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 Di ba? So yan po ang power ng blood ni Jesus. Di ba? Kaya kung yung iba nilalait-lait yung religion ng Christianity, tayo kasi alam natin. Di ba? Alam natin kung ano yung halaga nitong blood na to sa mga buhay natin. At madadagdagan pa yan pag nagsoon pa tayo. Okay? Kaya for example, yung kinanta ng choir kanina, maganda sana yun eh. Matindi dapat yun. Kailang bato yun. Di ba bakit? Are you washed with the blood of the Lamb? Di ba? Are you washed? Nahugasan ka na ba ng banal na dugo ni Jesus? Kasi kung hindi, hindi ka accepted sa langit. Parang ganito lang yan eh. Kayo ba gagamit kayo ng baso na marumi? Sagot. Gagamit kayo ng kutsara
na dinilaan ng butiki? Sagot? Hindi. Hindi nyo gagamitin yon. Alam nyo ba sa langit, walang makakapasok doon ng madumi. Walang pupunta doon na punong-puno ng karumihan at kasalanan. Tanging ang mga nilinis lang ng banal na dugo ni Jesus ang pupunta doon. Amen? Amen. Kaya yon ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Kaya ang tanong ng mga choir kanina, are you washed in the blood of the Lamb? Di ba? And yun nga, yung mga nothing but the blood, oh the blood of Jesus, there's power in the blood, may kapangyarihan yon. Di ba? Kaya alam niya kung inabutan niyo nga si Pastora dati, ang ma-amaze kayo sa mga kwento niya lagi. Si Pastora Det, yung mama ni, ano, ni Ate Mer, na dati daw, kapag talagang nagpe-pray yung lola nila, sinasabi lang, there's power in the blood of Jesus. Rise up and walk. Yung naka-wheelchair, yung mga naka, ang tawag doon? Yung saklay. Diba, maya-maya, binibitawan na nila, tapos naglalakad na sila. Sinasabi lang, ha, there's power in the blood. There's healing in the blood. Mga ganun. Diba? Kasi bakit? Totoo. Dahil sa dugo ni Jesus, nagsigaling tayo. Diba? May healing dun sa ano niya, sa blood niya. And kung i-inform ko kayo, diba, merong nakadiskubre ng sa Israel, sa Jerusalem, nakadiskubre ng blood ni Jesus, pumatak dun sa Ark of the Covenant, tapos dinala sa research center. Pakitignan nga itong blood na to. Nagulat sila, sabi nila, kaninong blood to? Kasi buhay. Pero tuyot na yun. Blood ni Jesus yun, 2,000 years ago na yun. Diba? Pero nagulat yung mga researcher, nung tinignan nila, buhay yung dugo ni Jesus. Kasi bakit? There's power in the blood. Amen? Jesus is alive. Amen? Buhay ang Diyos. Habang pinag-uusapan natin siya, nandun. Nakatingin siya. Habang nag-uusap tayo ngayon tungkol sa kanya, andyan siya. Katabi mo siya. Diba? Andyan siya. Pinagmi-minister ang kanya. Tinitignan niya kung makikinig ka. Tinitignan niya kung matutulog ka. Diba? Pero kung andyan si Jesus, alam na alam mo, wow! Buhay ang Diyos. Amen? Ano pa ang power ng blood ni Jesus? Ito, number one, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Bakit thank God for the blood? Kasi we gain bold access to God in worship and prayer. Alam niyo bakit sobrang halaga? Bakit dapat pasalamatan natin ang dugo ni Jesus? Dahil sa dugo ni Jesus, pwede na tayong makalapit sa Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng dugo niya, pwede na tayong sumamba at manalangin. Kaya nga, diba, yun lang ang medyo kailangan nating linawin nowadays. Diba? Kasi ang turo sa atin, in order na mapatawad ang kasalanan mo, kailangan magkumpisal ka. Punta ka dun sa kwarto na kayo lang ng pare ang nag-uusap, ikumpisal mo yung kasalanan mo, tas pag sinabi niya, naaayon sa kanya yung kapatawaran ng kasalanan mo. Pero ganun ba? Hindi. Magmula nung namatay si Jesus Christ, di ba, yung kurtina dun sa templo, nahapak yun, nahati yun, magmula taas hanggang baba. Di ba, nahapak yun, kahit ang kapal-kapal. At magmula nun, yun ang nagsisimbolo na tayong lahat, pwede na tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Di ba, kaya kapag nagpe-pray tayo, nag-worship, yun, we can access God's presence. Amen? Kaya alimbawa, taas ang kamay ng pinakamabait dito. Merong mag-aano? O, taas ang kamay ng piling mo, wala kang kasalanan. Alam nyo ba, kapag nag-isip tayo dito sa kwarto natin, pag titingnan natin yung pinakamabait dito at pinakamabuting tao dito sa gitna natin, hindi pa rin siya karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Kahit sabihin mong napakabait niya. Kung measurement ng Diyos ang pag-uusapan, ha? Pero, salamat sa Panginoon, dahil sa dugo niya, hindi man tayo mabuti, hindi man tayong perfect na mabait, pwede tayong lumapit sa Diyos. Diba? At tayo ay tatanggapin niya at huhugasan sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi tingnan niyo, sabi ng Colossians 1:21, noong una, malayo kayo sa Diyos at naging kaaway pa nga niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa.
Kita nyo? Dahil po sa ating mga kasalanan at masamang pag-iisip, kaaway tayo ng Diyos. O, taas naman ang kamay na kahit kailan di siya nag-isip ng masama. O, wala. Sa estudyante pa nga lang eh, mangopya kaya ako. Sabihin ko kaya sa teacher ko, ako talaga gumawa ng module kahit yung kuya ko. Diba? Sapakin ko kaya tong kapatid ko, hindi ako binibigyan ng ano eh, pera eh. Diba? Hindi mo man ginagawa, pero sa isip mo, diba? Para mo na siyang pinapatay, diba? Papatimpla lang ng ano, ng kape yung asawa. Sa isip-isip, timpla-timpla, alam mo lang kamay. Diba? Kumbaga, diba? Pero sa isip, tamad-tamad. Kailangan tama. Diba? Kaya, ganun. Diba? At yun nga, lahat naman sa atin, walang atsapwera. Atsapwera. Walang exempted. Diba? Lahat po tayo nakapag-isip ng masama. Diba? Kapag nga dito eh, pag may papasok na ang kapal ng makeup, putok ang labi. Diba? Grabe. Mababago kaya to. Diba? Pag meron maikli ang ano, maikli ang palda. Saan kaya galing yan? Diba? Ganun agad tayo eh. Diba? Kahit mga Christian na. Kahit nga pastor, minsan nakakapag-isip pa ako ng masama eh. Siguro ito, hindi to lalapit sa altar call ko. Diba? Siguro talaga dapat tanggapin ko hindi to marerevive. Diba? Parang mga ganun ang ano, masamang pag-iisip. At alam nyo, yan ang dapat kailangan talaga ng dugo ni Jesus. Yung mga isip natin. Yung mga gawa nating masama. Kasi kung tayo lang, walang mangyayari sa atin. Doon tayo sa impyerno. Doon tayo punta. Diba? Kaya sabi, that means even the best of us are actually unable to approach God to offer worship or prayer. Because of our sins, we remain at a distance from Him. Pero salamat sa Diyos, diba? Pwede tayong lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ito, Hebrews 10:19. Kaya nga mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sabi nyo nga, dahil sa dugo ni Jesus, tatlong beses. Dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa dugo ni Jesus. Yun, makakapasok na tayo. Di ba? Ito ha, try to imagine, lahat tayo dito, tambourine dancer, music team, mga gaganap dito, mga minister. Alam nyo ba, ang service natin, invalid without the blood of Jesus. Kaya alam nyo, kapag nag-worship tayo, it is being done through the blood of Jesus. Kaya nga di ba, pag umaga pa lang, sasabihin mo na sa Panginoon, Lord, kapag naglingkod po ako sa'yo, i-cover nyo po ako ng blood. Diba? Kapag papasok ka sa church, sabi mo, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, lagi ka pong manahan sa buhay ko, dun ka lang magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero without the blood, walang makakapasok. Kaya pagdating nyo sa langit, itong buhay na to, matatapos to. Pag dumating na kayo dun sa hukuman ng Diyos, at tinanong kayo, Mira, bakit kita papapasukin? Ito ang isagot mo. Dahil sa dugo ni Jesus. Diba? Karil, bakit kita papapasukin? Dahil po nag-ambag po ako sa charity. Malaki po ambag ko doon. Lagi po ako nag-outreach. Talaga naman, napakabait ko pong anak. Yan. Gaganon lang yung langit. Mag-aalam. Gaganon. Pero kapag sinagot mo, dahil po sa dugo ni Jesus. Yan. Doon ka palang papapasukin. Amen? Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung sinabi ko na hindi ko alam kung vision ba yon o panaginip ba yon, yung nakaakyat ako sa langit. Yung nakita ko sarili ko, nagyayabang. Kaya naligtas si Sai. Dahil sa akin, kaya papasukin niyo ako dyan sa langit. Sabi nung isang, dalawa ako dun eh. Sabi nung isa ko, ang yabang ko naman dyan. Parang ganun. Tapos ang ending, binuksan yung pinto. Bakit? Kasi may dugo na dun sa kamay ko. Tapos alam ko, dun sa, parang sa espiritu ko, sa kaluluwa ko, na yun yung dugo ni Jesus. Pagbukas nung gano'n, ng gate ng langit, nakita ko yung lamb nandun. Diba? Tapos sa Revelation, makikita mo nga, makoconfirm mo, na yung lamb nakaupo sa trono, diba, ng Ama, ng Diyos,
Yan, mababasa mo doon. Alam nyo, kung ganun ang kapahayagan ng Diyos, tatandaan nyo, wala tayong dahilan para makapasok sa langit, kundi dahil lang sa dugo ni Jesus. Amen? Yan. Kaya sabi nga dyan, Ephesians 2:13 naman. Sabi, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sabi nyo nga, malapit na. Diba? Ibig sabihin, malapit na kayo sa Diyos. Close na kayo. Alam nyo, dati, pag ikaw hindi ka tumanggap kay Jesus, kada pray mo, parang wala lang. Sino? Oh, ito naman, taas ang kamay ng naranasan mo mag-pray, pero parang walang sumasagot. Taas kamay. Maging honest kayo, taas kamay. Ayan. Very good. Kasi normal yan. Pero kapag ikaw, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, hinugasan kanya ng banal na dugo, magulat ka. Dati, hindi mo maramdaman. Pero nung nag-pray ka na, di ba, nung tinanggap mo na si Jesus at nag-pray ka na, Lord, ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Di ba? Nagugulat ka, naiiyak ka. Nagugulat ka, mayroong may mga humahawak-hawak sa'yo. Di ba? Nagugulat ka na parang nararamdaman mo, finifeel ka ng Holy Spirit. Di ba? Kasi yun yun. Diba? Sabi nga ni Benny Hinn, wala daw papakinggan ang Diyos na prayer ng unbelievers, kundi, Lord, have mercy on me. Yun lang. Pero kapag nag-pray ang unbeliever, yung hindi naniniwala kay Jesus na, Lord, bigyan mo ako ng pabor, ha? Hindi siya papakinggan ng Diyos. Tanging papakinggan lang siya kung tatawag siya sa Panginoon at kung huhugasan ng Panginoon siya ng dugo niya. Okay? So, we gain bold access to God in worship and prayer. Kaya naman, di ba? Dahil doon, pwede na tayong mag-pray, pwede na tayong umiyak sa Kanya, di ba? At pwede na tayong mag-pray in the Spirit. Kaya di ba, sabi ng Thessalonians, pray without ceasing. Sipin nyo ha, pray without ceasing. Ibig sabihin, 24/7, every minute and moment, pwede kang mag-pray. Di ba? Kaya yun ang sabi sa akin nung kaklase ko dati na iglesia, nung college pa po kasi ko, pag mag-exam na kami, tatabi lang ako sa tabi. sa tabi. Yan. Tapos, hawakan ko yung Bible ko, tapos magpe-pray ako, sasabihin ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako sa exam ko ngayon, ganyan-ganyan. Yung ate kong yon na iglesia, sabi niya, Hem, ba't yung nagpe-pray dito? May lugar ng pagpe-pray. Hindi dito. Sabi ganun. Tapos, edi, tinanong ko siya, kung yun bang, yun ang paniniwala niya. Yung pala, ganun talaga. Sa iglesia, ewan ko lang kung lahat ha, kasi ganun yung kanya eh. Hindi ka pwedeng mag-pray sa ibang lugar. Maliban, dapat dun sa church nila. Sabi ko, ay ganun. Hindi pwede. So, ibig sabihin, kahit nasa jeep ka, hindi pwede. Kahit yung driver talagang, hindi ka pwedeng mag-pray. Hindi ka pwedeng tumawag sa Diyos. Di ba? So, parang inisip ko, ay hindi. Hindi yan ang turo ng Diyos. Hindi yan yun. Di ba? Sabi ng Bible, we can call on Him anytime. Amen? Dahil na kay Jesus tayo, pwede kang manalangin ngayon. Amen? Amen. Amen. Okay, pangalawa. Ano ang ginagawa ni Jesus sa atin? Pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. We have the forgiveness of sin because of the blood of Jesus. Sabi nga ng Ephesians 1:7, sabi po dyan, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Sabi niyo, tinubos. Na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Gusto kong i-emphasize natin dito yung term na tinubos. Pag halimbawang ang isang kunwari si Mira ulit, sinanla niya ang kanyang alahas, tapos si Kayla ang tumubos, kanino na yung alahas niya? Kay Kayla na, hindi na kay Mira yon. Alam nyo, ganun din si Jesus. Nung tayo ay nagkasala at naisanla yung ating mga kaluluwa sa demonyo, si Jesus yung tumubos sa atin. Kaya ngayon, sino na ang nagmamay-ari sa atin? Amen. Si Jesus na. Amen? Hindi na tayo pagmamay-ari ng mundo. Di ba? Kaya hindi na tayo nagra-run the world. Di ba? Hindi na tayo nakikinig ng mga worldly song. Hindi na tayo dedicated sa mundo.
Yung mga talento natin, pinapagamit na natin sa Diyos kasi para sa Kanya na yon. Amen? Diba? Kaya yung mga kumakanta, mga sumasayaw sa Panginoon, pagpapakita yan na pagmamay-ari na kayo kasi ng Panginoon. Tapos yun nga eh, alam nyo bakit hindi na tayo maposes-poses ng demonyo? Bakit ang mga Kristiyano hindi pwedeng maposes ng demonyo? Hindi na pwedeng maging ganon. Bakit? Kasi poses na tayo ni Jesus. Amen? Pagmamay-ari niya na tayo, hawak niya na tayong ganon. At sabi ng Bible, nothing shall separate us from the love of God. Diba? Sabi ng Bible, no one can snatch us away. Diba? Sa mga kamay ng Panginoon. Diba? Kaya kapag may nagtatry, diba? Na agawin ka mula sa Panginoon, tumigil ka, kay Jesus na ako. Diba? Amen? Sabihin mo na, sabi ng boyfriend mo, huwag na tayo magsimba, magpeste na lang tayo. Tumigil ka, kay Jesus ako. Ganun dapat. Diba? Sabi ng girlfriend mo, di tayo. Doon tayo sa water, river park. Diba? Linggong-linggo. Sabi mo, tumigil ka. Kay Jesus na ako. Diba? Hindi ka na dapat maposes. Hindi ka na dapat maging pagmamay-ari. Diba? Kaya pansin nyo, si Rica Peralejo, bakit hindi na siya sumasayaw ng masagwa? Dati talagang buka ka yung mga video niya. Sorry sa term. Hindi, pero kasi dati nung elementary ba, high school, sorry. Ano talagang, lahat na lang pinapakita. Sabi ko, grabe tong dancer na to. Kaya di ba, nung napangasawa niya yung pastor, tapos tumanggap siya kay Jesus, di ba, naging wholesome siya. Naging conservative. Balot na balot na. Di ba? O tapos nagpe-preach na rin ng gospel. Kasi para sa kanya, tapos na siya. Tapos na siya magpagamit sa mundo. Nakita niya na nung nagpagamit siya sa mundo, empty siya. Diba? Pero nung si Jesus na ang gumamit sa buhay niya, fulfilled. Amen? Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magpagamit ka na sa Diyos. Diba? Yung boses na yan, laging, kung yung boses na yan, pang Justin Bieber lagi, diba? Simulan mo na kay Lord. Kay Lord yan. Si JM, sinasabi niya, ano daw eh, meron daw bago tayo dito na ang ganda daw ng boses. O pag ganun, pagamit na agad kay Lord. Diba? Huwag nang sa karaoke. Huwag nang kung saan-saan. Pagamit na yan kay Lord. Amen? Amen! Amen! Diba? Pag i-acquire na yan. Diba? Sumayaw na yan para kay Lord. And forgiveness of sin. O ngayon, bakit sobrang halaga ng pagpapatawad ng Panginoon? Noong nakaraan, basta parang iba nga dapat ang title ko ngayon eh. Pero ano na lang, mas pinili ko na lang yung Thank God for the Blood. Isang araw, umiinom ako dun sa may sala namin. Hawak-hawak ko yung tumbler ko. Ang init-init kasi noon, di ba? Lately, ang init-init. Sabi ko, makulimlim naman, pero ang init. Sabi ko, edi inom ako. Malamig yun eh. Tapos pagkatapos, doon ko na-appreciate talaga yung tubig. Sabi ko, grabe, sarap ng tubig, sarap-sarap uminom. Tapos parang naubos ko ata yun, yung ganun kalaki kong tubig. Tapos maya-maya, alam niya, sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat sa tubig ha, kasi pag walang tubig, ano na kaya? Kasi parang init na talaga ako eh. Tapos pagbukas ko ng Bible, alam niya nakita ko, sabi ng rich man, dun sa kay Amang Abraham, sabi niya, Amang Abraham, iutos niyo naman kay Lazaro na idiw-diw yung idut-dut. Isaw-saw, sorry. Idut-dut. Isaw-saw yung yung kamay niya. Parang kahit papano mapatakan lang ako. Parang biglang gumanon sa isip ko. Sabi ko, grabe. Salamat kay Lord kasi dito, habang buhay pa ako, nakakainom ako ng tubig. Doon pala sa impyerno, nagmamakaawa yung mga tao doon na painumin sila. Kasi bakit? Ang init-init kasi doon. Alam nyo ang naisip ko, ganun kahalaga yung pagpapatawad ng Diyos. Na dahil pinatawad niya na tayo, hindi na tayo pupunta doon sa impyerno. Kung ikaw ay maniniwala, hindi ka na mapupunta doon at sasabihin mo rin, Amang Abraham, sausaw mo naman yung kamay ni Lazarus at iano niya sa akin, ipatak para maibsan naman yung uhaw ko. Di ba? Kaya alam niyo yung mga kanta ng mga yung naglalasing na sa langit, wala kang beer. Di ba? Alam niyo kahit sa impyerno, wala rin pong beer. Di ba?
wala po kayong maiinom doon na makakapag-satisfy ng sarili nyo, ng kaluluwa nyo. Buong ano, habang buhay na paghihirap yun, walang hanggan. Amen? Kaya alam nyo, habang andito pa kayo, buhay pa kayo ngayon, tanggapin nyo na si Jesus. Diba? Tanggapin nyo na yung pagpapatawad niya, magsisi na tayo sa mga kasalanan natin. Nang sa gayon, hindi na natin maano yun. Diba? Tog na ma-experience yun. At ito pa ha, nung nabasa ko yung mga comment patungkol dun sa parable, sinasabi daw nila, hindi daw parable yun. Bakit? May pangalan eh, Lazarus. Pansinin nyo ha, pag nagpa-parable si Jesus, hindi niya pinapangalanan. May isang magsasaka, may isang mangingisda, ganun lang. Pero paano mong malalaman na itong kinuwento ni Jesus, totoo to, totoo, true to life to na nangyari? May pangalan, Lazarus. Diba? Yung rich man lang ang wala. Bakit? Kasi sabi ng Bible, those, diba, that, ano, yung mga tumanggap kay Jesus ay isusulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Kaya si Lazarus, mayroon siyang identity. Kilala siya. Diba? Kahit ni Jesus, kilala siya. Yung rich man, wala man lang pagkakakilala. Hindi man lang sinabi kung ano bang pangalan nun. Diba? Kung Robert ba o Diego, ganyan-ganyan. Diba? So kasi bakit? Hindi siya kilala. Walang nakalagay na pangalan sa aklat ng buhay. That is the ano significance kapag pinatawad ka ng Diyos. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, papatawarin ka ng Diyos. Diba? At yun nga, kapag naniwala ka. Tapos meron pa, may isang kwento pa. Kilala niyo si John Wesley? Ito, nakakatuwa yung pagpapatawad kasi na ginawa niya. Si John Wesley, habang naglalakad siya, siguro kaka-preach niya lang nun, biglang may nag-snatch ng bag niya. Takbo. Tapos itong si John Wesley, ang bilis mag-react. Sabi niya, "Uy, tiga lang, may bibigay pa ako sa'yo." Sabi niya dun sa magnanakaw, "Meron ba akong something na ibibigay sa'yo?" Sabi niya, "Eh di yung magnanakaw, napalingon na ganun." Nagulat siya eh, "Uy, teka." Diba? Kung iba yon, kung si AJ yon, "Uy!" Diba? Kung si AJ yon, diba? Pero, ito iba ginawa ni John Wesley, "Meron ba ako ibibigay sa'yo?" Tapos nung lumingon yung magnanakaw, sabi niya, "Kung sakali lang na magsisi ka sa ginawa mo, si Jesus pwede kang mapatawad." Nashock bigla yung magnanakaw. Oh, eh, kasi gumalaw eh. Nashock bigla yung magnanakaw. Tapos, ano, edi, nung nashock siya, tumakbo pa rin siya, takbo siya. Pero alam nyo ba, year after, merong isang businessman, habang nagpipreach si John Wesley, may isang businessman na dumating sa, ano, dun sa church nila. At pagkatapos nga no, nung nag-ano na sila, kamaya na sila, alam nyo kung anong pangalan ng, ay, kung sino yung businessman na yon, yun yung magnanakaw na sinabihan na ni John Wesley, kung magsisisi ka sa ginawa mo ngayon, papatawarin ka ng Diyos. Tapos yun nga, kinamayan siya, nang dahil sa sinabi mo sa akin, nagbago ko. Diba? Hindi ko na alam yung rest ng story kung binalik niya ba yung ninakaw niya ng doble kay John Wesley. Pero ang galing, no? Ang galing ng pagpapatawad ng Diyos na kapag ikaw, diba, nalaman mo na, ay, grabe, pwede pala akong mapatawad. Pwede palang mawala itong mga kasalanan ko. Magbabago talaga buhay mo. Amen? Kaya alam nyo, yung pagpapatawad nga dapat hindi natin yan ipinagkakait eh. Diba? Dapat binibigay yan eh. Kasi si Jesus, freely niyang binigay yan. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Tapos sabi mo rin sa katabi mo, magpatawad ka din. Okay? Kaya diba, sabi nga dyan, "What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus." Diba? Sabi dyan, "What can make me whole again?" Ano ulit yung makakapagbuo sa'yo? "Nothing but the blood of Jesus." Sabi, "Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus." Dahil sa blood ni Jesus, pwede tayong mapatawad. Okay? And the next naman po, number 3, excuse me, consciences, cleanse. Okay? Through the blood of Christ, Christians receive the cleansing of their conscience. Sabi nga ng Hebrews 9:14, sabi dyan, "Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu. Inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan
para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Kung minsan kasi, di ba, pag ikaw nakagawa ka ng atraso sa Diyos, ano nangyayari sa konsensya mo? Di ba, parang andumi? Parang merong ano, condemnation? Parang may guilt? Parang may shame? Kaya nga, mapapansin nyo, kunwari sa church, bakit kaya may yung iba nahihiyang tumungtong sa pulpito? Yung iba, kunwari, inassign mo na sumayaw, sasabihin sa'yo, te, hindi na muna po ako sasayaw, ha? Kasi may guilt, may shame. Parang nakakahiya kasi may nagawa kong atraso, eh. Di ba? Yung i-assign mo na song leader, sasabihin, si ano na lang po, si Kayla na lang po. Ba't kayo natatawa? Si Kayla na lang po, ang ganyan. Ipapasa, kasi nga, yung conscience natin, nadudumihan kapag nagkakasala tayo. Pero praise God, bakit? Kasi kapag ina-apply natin, tinatanggap natin yung dugo ni Jesus, I'm under the blood of the Lamb. Diba? Pag naririnig nyo, yun. Anong nara... Diba? No weapon form against me shall stand. I'm under the blood of the Lamb. Tapos meron pa dun yung condemnation, diba? Ano nga ba yun? Do Satan will bring accusation ba? Saan yung condemnation? Saan part yun? O, diba? Basta ganun yun. Diba? Kaya kung gusto nyong maglingkod nang ano, free of guilt and shame, accept the blood of Jesus. Amen? Diba? Kaya kapag gumaganap ka, confident ka ngayon. Diba? Bakit? Nilinis ako ng dugo ni Jesus. Hallelujah! Diba? Kaya alam nyo ang mga masasayang tao, yung tinubos ng dugo ni Jesus. Yung mga malulungkot, ayan yung bagbag ng ano, maraming kasalanan yan. Ngayon, ang kailangan gawin, isuko yan sa Panginoon. Diba? Kaya nga si Mary Magdalene, although hindi naman natin alam yon sa kwento, although hindi naman clear yon, di ba, dun sa The Chosen, sabi ni Jesus sa kanya, look up, tingnan mo ako. I can't. Sabi ni Mary Magdalene ganun. Sige na, tingnan mo na ako. No! Sabi ni Jesus, kaya mo yan. Di ba? Sabi niya, I forgive you. Oh, di ba, yakap siya kay Lord eh. Diba? Tapos, maganda sana kung may ano yun eh, di ba? Kung may background song yun. Still I can come, Jesus I am. Di ba? Talagang anong-ano yun. Ramdam na ramdam mo. Alam nyo, ganun din tayo. Minsan, di ba, parang pag nakagawa ka ng kasalanan, nakataya na naman ako sa wedding. Ako pa ang song lead. Nahiya ako. Di ba? Kumingi ka lang ng tawad kay Lord, sabihin mo lang, Lord, hindi na talaga ako tataya sa waiting. Nagbabago na ako. O, tas move on. Mag-move on ka na. Tanggapin mo yung pagpapatawad ni Lord. Diba? Sorry Lord, mag-worship ako. Itatas ko yung kamay ko. Nasuntok ko yung kapatid ko. Diba? Pagkatapos mong i-confess yung kay Lord, ano, lilinisan ka niya ng dugo ni Jesus. Diba? At mag-move on ka na. Amen? Ganon. Marami. Many of God's generals, na ano rin sila, na nalagay din sila sa mga kasalanan. Pero praise God sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, habang hindi pa dumadating si Lord, di ba, yan naman ang sabi niya, kaya hindi pa siya dumadating kasi iniintay ko pa si Justin, iniintay ko pa si Jessica, iniintay ko pa si Mary Grace na magbago sa sila. Iniintay ko pa si Rose na magsisi sa kasalanan, si Almira. Di ba, lahat yan, lahat tayo, inaantay tayo ng Diyos. Amen? Diba? At yun nga eh, grabe yung pasensya ng Diyos, no? Iintayin niya pa na magbago siya. Okay? Magbago ka. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, okay? Magbago ka na. Okay. And then pang-apat, ano, bakit thank God for the blood? Number 4, kasi we are progressively cleansed from more and more sin. Okay? We are progressively cleansed from more and more sin. Or should I say, sinasanctify tayo ng blood ni Jesus. Di ba, ganun ang sanctification? Dati, makasalanan ka. Laki ng tenga mo. Di ba? Ngayon, dahil pinahira na yan ng dugo ni Jesus, lumiliit na. Oh, Pastor, ano big sabihin laki ng tenga? Ang dami mong naririnig. Yan. Ang ginagawa ni Lord dyan, yan, pinapahiran niya ng dugo para maging tama yung size. Di ba? Oh, tapos yung mata mo naman, ang laki ng mata mo. Diba? Ngayon, pinapahira ng dugo yan ni Jesus para lumiit. Bakit malaki yung mata? Kasi ang dami mong nakikita. Ay, si Dexter, may kasama. Ay, si Paul, may kinalabit.
Ah, si Ray, merong ano, merong pachat. Diba? Dami nakikita, oy, nay, alam mo ba, si tatay. May mga ganon. Diba? Kaya ngayon, kung ganon, marami ka nakikita, aanuhin yan ni Lord, lilinisin yan. Diba? Hanggang sa maging normal. O, ito pa, ang laki ng bunganga mo. Lahat na lang, chinismis. Hoy, alam mo ba, si Buninay. Nakita ko yung pagkain. Diba? Hoy, alam mo ba, si Charlton. May chinachat na. Joke. Ayan. Diba? Maraming, ano, maraming mga... Kumbaga, basta maraming mga sinasabi. O, ito ang matindi. Ito yung sinasabi ni Bishop. Kapag malaki ang ulo mo, ayan, ang laki ng ulo, ano ibig sabihin? Mayabang. Ayan, babaguhin din ni Lord yan. Dati, di ba? Pag inaano ko, uy, kailang, ganda ng ano, pagkanta mo, ha? Wala pang practice yan, pastor. Di ba? Uy, ano, ang galing mo mag-MC, ano, ha? Aya, ha? Eh, pastor, ano lang yan, on the spot. Di ba? Kung dati, ang yabang mo, di ba, dahil sa dugo ni Jesus, sa pagbabago niya sa'yo, di ba, nagiging more and more sanctified ka na and holy. Amen? Tingnan mo yung mga katabi mo. Dati, hindi naman yan ganyan, eh. Nagbago lang yan. Oh, binago ni Lord yan. Alam nyo, dati, yung sinasabi ni Ate Mary nung discipleship, dati, ano, tignan nyo yung picture nyo dati nung wala pa kayo ni Jesus. Sandamakmak ang kapangitan. Talagang pangit kung pangit. Pero nung tinanggap mo si Jesus, grabe, nag-glow. Diba? Nasasabi mo tuloy, only Jesus touches my skin. Diba? Only Jesus touches my life. Who touches yours? Di ba? Ang ganun talaga nag-glow. Lalong-lalo na kapag nag-prayer and fasting pa yan next week. Ayan, nag-i-invite na si pastor. Sobrang gaganda na yan. Di mo kailangan ng yung mga exfoliation na yan. Ano na, mang batawag dyan, di ba? Ang kailangan mo lang, mahugasan ka ng dugo ni Jesus. Di ba? Ang kailangan mo lang, yung mapuspos ka. Okay? Iyon, gaganda ka na ulit. Diba? Popogi ka na ulit. Dati pinapangit ka ng kasalanan. Diba? Ngayon, wow! Liliwanag. Praise God. Amen? Ayan, so ganun. Kaya nga diba, pag kunwari kami, kunwari naliligo, ako lagi ko sinasabi, Lord, paliguan mo rin ako ng dugo mo. Ganyan. Diba? Ayusin mo rin yung buhay ko. Okay? So, yan yun. Number five. Ay, nasa na ba tayo? Number five, bakit we thank God for the blood? Kasi we are able to conquer the accuser of the brethren. Sino ang accuser of the brethren? Sino? Si Satan. Sino ang nagsasabi sa'yo na hindi bagay sa'yo maging Christian? Kapag may nagpapatatak sa inyo, sa isip nyo na ganun, hindi sa'yo bagay maging Christian, alam mo? Uy, yung pagbaback up mo, hindi bagay sa'yo. Diba? Accuser of the brethren yan. Ay, huwag ka nang bumalik sa church. Ano, makasalanan ka, hindi ka na mapapatawad. Accuser yan. Diba? Si Satan yan. Pero ano ang sabi ng Revelation 12:11? Sabi dyan, kaming lahat ay naging parang, ay, sorry. Na, ayan, Revelation, wala. Paano na lang pabukas sa Easy Worship? Revelation 12:11. Yan yung lagi kong kinukote. Kapag parang feeling nyo, tinatalo kayo ni Satan, yeah, tatandaan nyo to, sabi, and they have conquered him, Satan, by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, for they loved not their lives, even unto death. Ano daw ang tatalo kay Satan? Yung testimony natin and yung blood ni Jesus. Hallelujah! Di ba? Kumbaga, kapag ikaw sinasabihan ka ni Satan na wala kang kwenta, di ba? Tapusin mo na yung buhay mo. Alam niya, eto, makinig kayo maigi. Bakit may mga taong nagpapakamatay at nagsusuicide? Kasi they feel worthless. Iniisip nila, hindi sila valuable sa harap ng Diyos. Wala na, patapon na yung buhay nila. Okay? Pero alam nyo, kapag inaalala nyo na yung dugo pala ni Jesus pumatak para sa inyo, hindi nyo iisipin yun. Di ba bakit? Kasi yung blood ni Jesus, tinatawag nga ng Bible, precious yun eh. Kaya nung sinundot yun ng Roman soldier, sinundot yung tagiliran ni Jesus, yung umagos na dugo na yun, para yun kay MJ.
Para yun kay Regine, para yun sa bawat isa sa atin. Okay? At kapag pinapamukha natin yon kay Satan, panalo tayo. Di ba? Lalong-lalo na sabi nga ni Benihin, kapag ikaw inakusahan ka ng demonyo, talo ka na. Tapos naniwala ka. Di ba? Wala siguro nga talaga akong pag-asa. Mamamatay nga talaga siguro ako sa COVID na to. Ay, maaano na ako ng sakit na to. Pag ganon, yun nga yung mangyayari sa'yo. Pero pag tinalo mo siya, namatay si Jesus para sa akin, I am covered by the blood of the Lamb, di ba, mananalo ka. Okay? So, yan yun. Kaya ito, pansinin nyo itong sinabi ni Charles Spurgeon. Ito, nakakatawa to. Parang magkabarkada sila ni John Wesley. Sabi niya, I know what the devil will say to you. He will say to you are a sinner. Ano daw dapat sabihin mo sa kanya? Tell him you know you are. Oo, alam ko naman. But that for all that you are justified. He will tell you of the greatness of your sin. Anong dapat mong sabihin? Tell him of the greatness of Christ's righteousness. Di ba? Oo, ang laki na kasalanan ko. Pero mas righteous si Lord. Si Lord righteous siya, matuwid siya. Di ba? Sabi, he will tell you of all your mishaps and all your backslidings, yung mga pagbabackslide mo, papaalala niya sa'yo. Of your offenses and your wanderings. Kapag nangyari yon, tell him and tell your own conscience that you know all of that, but that Jesus Christ came to save sinners and that although your sin be great, Christ is quite able to put it all away. Amen? Diba? Oh, my sins are washed away. Yeah! Praise the Lord. Ganon. Diba? Kaya sabi ni John Wesley, kasi si John Wesley pala, ang istorya ng buhay niya, bata pa lang siya, nasunog yung bahay nila, tapos naiwan siya sa second floor. Ngayon, hindi niya mas maligtas sarili niya. Kaya ang ginawa ng papa niya, anak, jump, jump, tumalong ka, talon. Eh di tumalon siya, kinat siya nung tatay niya. At pagkatapos nun, sabi ng mama at papa niya, anak, may special calling ka sa Panginoon, sa Diyos. Eh di, ano, he tried to be, ano, preacher, layman. Nag-try siya. Kaso, habang tinatry niya na magpakamatuwid, mas lalo siyang, ano, parang nararamdaman niya, failure siya. Tapos nagulat nga, siyang itong si Charles Wesley, kanta ng kanta. Tapos, pinaliwanag ni Charles Wesley kung gaano yung biyaya ng Diyos sa kanila. Hanggang dumating yung time, ay di hindi niya pinapaniwalaan yun. Tapos, ano pa, meron pang insidente na napunta sila sa barko, tapos naggagano na yung barko, tapos yung mga Kristiyano, nagkakantahan pa ng grace ng Panginoon. Tapos, doon nalaman ni John Wesley na ay, kaya pala sila panatag kasi ligtas na sila. And alam niya, sabi niya John Wesley, he saved me when I cannot save myself. Amen? Dumating ba sa buhay niyo na parang feeling niyo hindi na kayo maliligtas? Parang feeling niyo hindi niyo na kayang baguhin sarili niyo? God will change you when you cannot change yourself. Parang feeling mo hindi ka na maliligtas, God will save you when you cannot save yourself. Amen? Iwan mo na ang lahat-lahat kay Jesus. Di ba? Iwan mo na yan. Lahat ng mga addiction, lahat ng mga ano, yung mga sugal natin, lahat ng mga masamang pita ng laman, iwan mo na yan kay Lord and He will save you. Okay? So, yun. And lastly na lang, bakit thank God for the blood? Kasi He rescued us out of a sinful way of life. Nilagay ko dyan yung tupa na kinalong ng pastol kasi ganyan tayong lahat. Di ba? Na para tayong tupa. Alam nyo, parang sorry sa term ha. Ang tupa daw pala, parang kala mo full. Kala mo mangmang. Kasi minsan, ano mo, kukunin mo, nakita niyo yung video ganon? Yung kinuha siya nung pastol sa, ano, sa, yung sa parang kanal, tapos tumakbo siya, tapos gumano siya, shoot na naman siya dun sa kanal. Di ba? Alam niyo, parang ganon tayo eh. Di ba? Para tayong mga tupa, na inalis na nga tayo ng Diyos sa miry clay, inalis na tayo ng Diyos sa, ano, sa kasalanan, di ba? Maya-maya babalik na naman tayo. Okay? Kaya kailangan natin ng blood ni Jesus. Okay? Para ma-rescue tayo. O ano ibig sabihin ng rescue? Kapag nasa disgrasya ka, siya yung sasalba, di ba? At mag-iingat sa'yo. Amen? Kaya nga sabi ng Bible sa, anong, ano dyan? 1 Peter 1, 18 to 19. Dito na po ako magtatapos. Sabi dyan, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno nyo. Ang ipinangtubos sa inyo, makinig kayo ha,
sa inyo'y hindi mga bagay na nawawala tulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Diba? Ang pinakasinasabi dyan, hindi tayo tinubos ng silver or gold. Kasi yung mga yun, nagpe-perish yun eh. Alam nyo, ang pinantubos sa atin, yung dugo ni Jesus Christ. Kaya diba, dahil having known that, dahil alam mo na yun, okay? Ngayon, ang gagawin mo, papahalagahan mo na yung buhay na yan. Hindi mo na basta-basta na ano, na itatapon lang yan. Bakit? Kasi di ba sabi ng ano ng Hebrews, kapag ikaw ano, kumbaga niligtas ka na ng Diyos, minsan ka na niyang pinatawad. Tapos bumalik ka pa sa kasalanan mo. Sabi ng Hebrews, wala nang tao, di ba? O wala nang sino man o walang sakripisyo ang gagawa pa ulit noon. Kasi bakit? Ginawa ni Jesus 'yon once and for all para sa ating lahat. Diba, 2,000 years ago, namatay siya dun sa cross ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin. Do you believe that? Amen? Alam nyo, ako po, personal testimony ko, alam nyo ba tayo nagtagal ng 7 taon? Because of the blood of Jesus. Sabi ng Bible, diba, no powers of hell, diba, shall prevail against the church. Bakit? Because of the blood of Jesus. Kaya tayo tatagal ng ganito, kaya tatagal yung mga relasyon nyo, kaya tatagal yung pamilya nyo, kaya mas magiging matatag, di ba? Pag in-apply nyo yung blood ni Jesus sa mga buhay nyo. Amen? Kaya nga sabi, compared to the precious blood of Jesus Christ, the most valuable things of this earth, like silver and gold, are reduced to meaningless, perishable things. That is because the blood of Jesus gives Christians salvation of their souls, forgiveness from sins, access to God, and victory over the enemy. And the power to live with a clear conscience, something that the gold and silver items in the Old Testament temple could never do. Diba? Gaya ng mga gold and silver natin nowadays, alam nyo ba yon? Yang yaman nyo, yang pera nyo, yung kakayahan nyo, kahit kailan, hindi kayo matutubos niyan. Kahit kailan, hindi kayo maliligtas niyan. Ano lang ang makakapagligtas sa inyo? Only the blood of Jesus.